Hi guys! Welcome back to our channel! So today, I'm going to share with you some tips on how to baby-proof your home. Bago lang kayo, please like and subscribe! And so, if you can still remember, nagkaroon ng news na merong namatay na baby, kaka 2 years old niya lang, tapos matay siya dahil yung kutsara sinaksak niya dun sa outlet. That's one thing that I want to share with you. In our case, since twins yung babies namin, nasa kalikutan stage na sila kasi toddlers na, ang dami namin ginagawa sa bahay on how to baby-proof our home. Otis, ganda muna kami. Actually, simula nga nung nagkaroon kami ng babies or ng kids, so naging baby-proof na yung house namin. So, tiis ganda muna sa mga magagandang paraphernalia. Goodbye muna sa mga furnitures. Since twins nga yung babies namin, as much as possible, we want to become minimalist. Example, yung meron kayong sala, di ba? Usually, meron tayong table doon, center table, and then nilalagyan pa natin ng mga vase or mga plants, something like that. So, sa amin, hindi uubra yun. Ngayon, meron kaming bata or twins yung anak namin. Actually nga, nung kay Riley pa lang, isa pa lang yun para ng isang dosena. How much more na dalawa yung anak mo? So, kung matatandaan nyo, lumipat kami ng bahay or condo. Yung nalipatan namin ngayong bago is mas maganda yung cut niya. And mas malaki kasi yung kwarto. Sa kwarto namin, meron kaming double deck. And at the same time, yung queen bed namin is nandun lang sa floor. Meron din dong container wherein doon tumatalon yung mga babies. Ayan. So, since may kama sa floor, so safe naman silang magtatalon. As much as possible, maganda na playground yung bahay nyo. So, it's like a big playground for them. Kasi kahit na maglagay ka dyan ng mga babasagin, so, madali talaga mababasag. Lalo kung yung, kunyari sa sala nyo is meron kayong babasagin na table, so, hindi siya uubra kung meron kayong bata. Kasagsagan ng mga plantita days, meron akong vase na babasagin, tapos nakalagay lang siya sa floor, hindi uubra. Kasi, nabasag nila. Ayun. So, as much as possible, kung meron tayong mga plants, dapat keep out of reach of children. Hanggat meron silang mga hahawakan, lalo sa akin, mga boys yung mga anak ko. So, hanggat meron silang mga hawakan, paglalambitinan, kahit yung table nga namin, kinakainan namin, lagi nilang pinaglalambitinan. So, yung table ng anak ko na si Riley, yung study table niya is laging talunan. Dito din sa labas namin, sa sala part, is that ayon kaming foldable bed wherein pwede namin siyang lakihin or nakatupi lang the way we want it. Nakatupi, ayan, so dyan sila talon ng talon, manipis lang ang foldable bed namin. So, pag hindi kasi nakatupi, tas tumalon sila, minsan nauutog. So, kailangan, andyan ka pa rin talaga, hindi mo sila pwedeng pabayaan. So, playground na sa loob, playground pa rin dito sa labas, pag nandito sila sa labas. Another thing, as much as possible, mga outlets, o nabiktima na din kasi kami yan. Nung una kasi kami naglipat, hindi pa maayos yung nasa kwarto, daling sundutin ng daliri. So, nabiktima aking isang anak. So, syempre, delikado yun, diba? So, thankful na lang ako na wala namang ibang masamang nangyari. Lumobo lang yung daliri niya. Ngayon, dun sa outlet is nilagyan ng unan. And may naka-cover din na storage box. Dito kasi, merong mga naka-open na outlet. So, ang ginagawa namin is tinatakpan talaga namin. Pero hindi uubra yung meron nabibili kasi na sinushoot dun sa outlet na pang cover, hindi siya uubra. Kasi sa unang anak pa lang namin kay Riley dati, the more na nilalagyan mo yung outlet ng cover, the more nilang kinakalikot. So, hindi siya uubra. Kahit sa twins namin, nung ginawa namin yun, is kinukot-kot nila lalo. Nung kainan namin na table, so, meron din dong outlet, kaya may box kami na naka-cover dun. So, hindi nila makikita. And so, as much as possible, mas maganda kung yung mga outlets natin is nakaangat. So, lalo kung meron pa tayong extensions. So, dito sa amin, yung mga extensions namin is nakatago din or nakaangat sa mataas na place wherein hindi nila magagalaw. Kung may mga toddlers tayo, kalikutan days kasi nila, yan, lalo yung mag 1-year-old, we need to be very careful. Minsan nga, ako, kahit nasa tabi lang ako ng twins ko, kakandauntog pa sila. Part of growing up, accidents happen. Anywhere, anytime, di natin masasabi. So, as much as
we can, ingatan sila, is gawin natin. Pati yung electric fan namin, dati kasi yung isa ko ning baby, na dinudot niya din dahil nagkataon biglang anlapit kasi nung crib niya before. So, nadudot niya, nasugatan din siya. So, yun, yung isa pang dapat na no-no natin na maghayaan. Nagawa namin, yung mga fan namin is nakaangat din sa shelves or cabinet. Ito kasi sa bago naming nalipatan is maraming mga shelves, cabinets, or closets. So, marami kaming patungan. Yung advantage yun for us na ipatong yung mga bagay na delikado para hindi maabot ng mga bata. So, kahit may mga plants din ako dito, sa dining table namin is minimal lang. So, inuurong ko malapit dun sa pader na hindi nila maaabot. Ngayon din, ang hilig din nila talagang umakyat. So, kaya na nilang i-push yung upuan going to the table so they can get something. What we do is that, kailangan ilayo mo talaga yung chairs and wag hayaan na ma-push nila dun sa place wherein they can get something na delikado for them. Lalo yung mga babasagin. Kahit yung mga closets namin, binubuksan din nila. So, ang ginawa ko, tinatalian ko din yung closet. Mga importanteng gamit nyo na nasa closet, so kailangan nakatali or hindi nila madaling makuha kasi nga, ikakala talaga nila. Yung shelves namin na patungan nung TV, so wala naman kundi mga toys. Kasi pag may ibang gamit doon, talagang kakalikutin nila. So, we leave it empty or yung mga toys nila doon lang namin nilalagay. Madali nilang makuha or malaro. Actually, pati nga yung ref namin may tali. Literal, tinalian ko talaga ng straw. Yung pag nag-grocery ka, di ba, merong straw na pantali. Yun yung pinantali ko. Doon meron namang nabibili nun. Pero kasi, syempre, kung kailangan mo na talaga, mag-iisip ka na lang kung ano yung pwede mo magamit, di ba? Kesa bibili ka pa, di ba? You just need to be creative on how to baby-proof our place. So, as much as we want to na yung bahay namin na magandang may dining table, na naka-ayos yung mga upuan, merong sofa, may sala, na pwede kang mahiga talaga. Yung sofa namin dati, ginawa lang din playground nung anak namin si Riley. So, nasira din, kakatalon niya. Buti na lang matibay, doon mura lang nga yun. Pero ang tibay din nun, nakailang talon muna siya bago yun nasira. Tangan talaga, yung ano nyo din, yung mga gamit nyo, child-friendly din. Kung meron kayong sala, maganda kung yung tela, tapos huwag yung leather, kasi madali ding makutkot yun eh, yung gamusa, malambot yung bed. So, pwede silang tumalon-talon. So, kasi para sa kanila lahat, playground. Sa atin is palamuti yung mga bagay sa kanila. Toy lahat yan. Kahit nga din dun sa double deck namin, ang hilig na rin maglambaras. Lalo pag mga anak mo is boys talaga, so syempre mas madaming energy yan. Kailangan bahay mo talaga is they can freely go around with minimal guidance. Kaya nasabi ko kanina, nasa tabi na nila ako nag-uuntog pa, nagkakabukol pa, so how much more na hindi baby-proof yung bahay niyo. Kahit nga yung nasa ilalim ng bed namin, pinupush ko pa ng hindi nila makukuha. So, ang ginagawa nila, gumagapang sila. Tapos, kinukuha pa nila yung laman nung nasa ilalim ng bed. So, yung mga storage boxes namin doon. So, nakukuha pa rin nila. And, pag nagkataon na kinuha nila, syempre, tatanggalin yung takip. Tatanggalin yung laman. Having kids is one of the best things that will ever happen to parents. Kahit na magulo, minsan nakakaloka na. Masaya pa rin naman yung merong bata sa bahay. So, I hope nakatulong tong vlog na ito. Don't forget to like and subscribe. So, comment down below ka na rin. Let's connect! Thank you for watching! Bye-bye!